morning! Welcome to Alkaline C product presentation. Ano ba ang pagkakaiba ng acidic na vitamin C sa alkaline vitamin C ng M4.net? Well, madami siyang pagkakaiba. Number one, ang itong acidic type na to, hindi siya pwedeng inumin kapag walang laman ng tiyan. Ang alkaline C natin, mas recommended siya na maganda siyang inumin kapag walang laman ng tiyan. Bakit? Kasi para mas mabilis ang absorption. Itong acidic type, hindi pwedeng inumin ng mga babies, hindi pwedeng inumin ng mga bata. Compared with alkaline C, pwedeng inumin ng mga babies, ng mga bata. In fact, kahit pinagbubuntis pa lang, pwedeng uminom na dahil lalo na yung mga pregnant women, kailangan nila ng proteksyonan ng kanilang health. Kailangan ang immune system nila ay mataas. Now, what else? Itong acidic vitamin C, hindi siya nagtatagal ng ganun kahaba sa ating katawan. It only stays in the body for 3 to 4 hours compared with our alkaline C na 12 to 14 hours nag-i-stay ang antioxidant or ang protection sa ating katawan. Now, syempre, lahat ng vitamin C magaganda yan. Pero ang sinasabi ko, this one maganda pero merong mas maganda. Pero naniniwala ako na ngayon, magandang pakinggan mo pero mas maganda kung makikita mo kung totoo talaga yung mga sinasabi ko. So, simple lang, na meron tayo dito may mga gamit tayo dito to show you kung gaano kaganda talaga ang alkaline C. Okay? Now, again, pare, lahat ng vitamin C, magaganda, but we will show you kung ano yung pinakamaganda sa lahat. So, eto, meron tayo dito mga baso tayo na meron lamang tubig. Now, this one represents our body. Since our body is composed of 75% water, yung tubig na yan, nire-represent yung ating katawan. Now, nung tayo ay pinanganak, ganito kalilis yung katawan natin. That is why, bihirang-bihira ang mga bata na may sakit. Otherwise, kung may sakit yan, ang tawag na doon is abnormal. So, but majority na pinanganak is normal. Why? Because majority po ng pinapanganak, basta ikaw ay healthy, ibig sabihin, mas mataas yung alkalinity ng katawan natin. Kaya tayo ay healthy. Now, that is why kung ito yung katawan natin, mas maliwanag siya. Now, to represent all the toxic chemicals or mga toxins na pwedeng pumasok sa ating katawan, we will use what we call povidone iodine. Hindi tayo gagamit ng toyo, hindi rin tayo gagamit ng soft drinks. Why? Because yung mga nabanggit ko na yun, natatanggap siya ng katawan. And like povidone iodine, nakasulat dito na for external use only. Now, to represent all the toxins, ang gagawin natin, imagine, this is your body, okay, nung pinanganak ka, malinis, healthy, but while we grow older, anong nangyayari sa atin? Kumakain tayo ng fried chicken, kumakain tayo ng spaghetti, kumakain tayo ng sisig, kumakain tayo ng lechon kawagi, ng lechon, umiinom ka, naninigarilyo ka. Wait, Miss Sherry, hindi ako naninigarilyo. Okay, hindi ka nga naninigarilyo. Pero katabi mo naman, naninigarilyo, ang tawag doon, second-hand smoke. And there's more, may tinatawag din na third-hand smoke, which is mas worse pa sa second-hand smoke. Ano yung third-hand smoke? Yung naiwan na amoy sa isang lugar, that is called third-hand smoke. Example, merong naninigarilyo or may nadismoke sa loob ng sasakyan, yung naiwan na amoy doon, may nag-iwan din sila ng mga chemicals na very, very harmful sa ating katawan. What else? Stress. Lalo na ang stress. Kasi lalo na pag wala kang pera, mas malupit ang stress mo nun. Okay? Nagpupuyat ka, ano pa, palagi kang nakatitig sa mga gadgets mo, nakakalimutan mo na, nalilipasan ka na ng gutom. Umiinom ka ng mga maintenance medicine that is also not good for the body. Anything that is chemical, okay, hindi yan maganda sa ating katawan. So what happened is, yung dating maliwanag, ngayon ay madilim na. So dati-dati, wala kang arthritis, wala kang rayuma, mapupuna mo ngayon, okay, pagising mo sa umaga, hindi ka na kaagad makabangon. Kasi bakit? Nag-uumpisa ka na magkaroon ng arthritis. May mga build-up toxins. Hindi ka naman diabetic before, ngayon diabetic ka na. Wala ka namang high blood pressure noon, ngayon may high blood pressure ka na. Why? Because of the build-up toxins na napupunta sa ating katawan. Now, anong ginagawa ng ating alkaline C? Simple lang ang ginagawa ng alkaline C. Gagawin ko, okay? Ito yung ating alkaline C. Hindi ko siya uubusin. I-open ko ito. Okay, magpapatak lang ako ng konti. Konti lang. Okay, nakita nyo naman siguro kung gaano kakonti. Ganyan lang kakonti. Okay, kasi may gamit pa ako dito. In a while. Lalagay ko dyan para alam nyo na yan din yung gagamitin ko.
Okay, pag umiinom ka ng alkaline C at may mga nararamdaman ka na sakit-sakit, ito ang pwedeng mangyari sa katawan mo. O, di ba? Kahit nandyan ka, pwede kang pumalakpak sa tuwa. Okay? Habang nanonood ka, ano kung namamangha ka? So, what happened was, okay, na-neutralize ng ating alkaline C yung mga toxins na meron dito sa loob ng baso na to. Pero, pag inamoy mo to, amoy ano pa rin siya eh. Amoy povidone iodine. Why? Kasi wala naman siyang buta. So, ibig sabihin yung mga toxins or toxic chemicals nasa loob pa rin ng baso na to. Now, syempre, since this one represents our body, buti na lang yung katawan natin, maraming butas. Okay? Now, ang ginagawa niya, okay, para ma-cleanse or ma-detoxify yung ating katawan, you will experience na pag once you start taking sodium ascorbate na 24 alkaline C, okay, yung dating hindi ka mapawisin, mas magiging pawisin ka. Kasi paraan niya yun para ma-detoxify yung ating katawan. May experience mo rin na kung dati-dati hindi regular yung bowel movement, once you take 24 alkaline C, ma-regulate na yung bowel movement, which is maganda kasi kailangan natin ilabas yan dahil yan ay dumi ng ating katawan. Expect din po na kapag bago ka pa lang na uminom ng 24 alkaline C, you will also experience na sisipunin ka. Okay? Or uubuhin. Bakit? Kasi hindi ibig sabihin na pag wala kang ubo, wala kang sipon, ibig sabihin wala kang problema sa lungs mo. Meron po. Okay? Meron yan. Kaya nga minsan nakaka-experience tayo kapag nagkukwentuhan tayo na sobrang nakakatawa. All of a sudden, bigla kang uubuhin, piniplema ka na. Bakit? Kasi naugay yung ating lungs. So, nalaglag yung mga plema, kaya kayo ubo. So, ano ngayon ang dapat natin gawin? Or anong pwedeng mangyari kapag umiinom na tayo ng alkaline C? Ang trabaho ni 24 alkaline C, okay, is i-detox na yung ating katawan. Kaya expect mo na pag first timer ka na uminom ng 24 alkaline C, okay, paraan niya ng pag-detox, isisipunin ka or uubuhin ka. Okay, so, huwag kang matatakot kapag ganun ang nangyari sa'yo. Kasi normal po yan. Now, kanina ang sinabi ko is itong alkaline C and acidic type, okay, 3 to 4 hours lang nag-de-stay yung kanyang antioxidant sa ating katawan compared with our alkaline C. Bakit ganun? Because ito po mga tablet form ng mga acidic type ng vitamin C, hindi siya pure vitamin C. Meron siyang tinatawag na extenders. Now, para mapatunayan ko yan, ano yung mga extenders na yun? Yun ang tawag doon, gaw-gaw. Okay? Yung mga makikita nyo. To bind it, to become a tablet, they need starch. They will, yung mga manufacturing companies, gumagamit sila ng gaw-gaw para maging tableta, which is, eto na yun, pag naging tableta na siya. Now, yung sa atin, papakita ko po, this is the alkaline C. Okay, ito yung ginamit ko kanina na tira. Pag tinignan natin, okay, makikita mo na wala ka ditong makikita na lumulutang-lutang, okay, compared with this acidic type. Papakita ko rin ito sa iyo. So, gagamit tayo ng crusher kasi pag nilagay lang natin yung tableta, hindi yan matutunaw. 10 years tayo dito. Bago yan matunaw. So, this is cracker. Para lang madurog yung tableta na yan. Tapos, ibubuhos natin dito. Katulad lang din ang ginawa natin sa alkaline C. Tagayahin lang natin yun. Okay? Kahaluin lang natin ito. In fact, kahit 10 hours tayo mag-ahalo dito, hindi siya matutunaw. Nandiyan pa rin yung mga lumulutang. There's nothing wrong with the starch. Okay? Kasi kumakain din tayo niyan, ng starch niyan. Pero ano bang binili mo? Ano bang binayaran mo? Yung starch or yung vitamin C? Alam ko, ang sagot dun, yung vitamin C. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan yung starch. Plus, okay, etong acidic type na to, pag ininom mo siya, sisigurain ka. Yung ating 24 alkaline C, hindi ka makaka-experience, okay, ng sisimurain ka. In fact, nire-recommenda siya kapag merong hyperacidity ang isang tao. Now, I will show you also a demonstration. Meron ditong light bulb. Meron tayong tinatawag na energy tester. Bakit natin ito kailangan ipakita? It's very simple. Iba ang lakas na umiinom ng vitamin C sa walang vitamin C. Okay, ganun kasimple.
So, tingnan natin, anong vitamin C yung pag ininom ko, mas lalakas ako. May narinig ako, sabi nga, more energy, mas happy. So, ang tanong, ano dito yung mas happy ako? Now, this is an energy tester. Nakasaksak yan. Okay, nakasaksak siya. Now, para electric fan, itong nasa tabi ko ngayon, yung electric fan na to, kahit naka-plug siya, kung hindi ko pinipindot yung 1, 2, 3, hindi magdidikit yung negative-positive, hindi rin siya iikot. Same thing with this light bulb. Kahit ito nakasaksak, kailangan kong i-press itong red button. Okay, medyo nakakagulat siya. May kasama siyang buzzer. I have to press this one para yung negative-positive magdidikit. Okay. Pero ang ito yung maganda. Meron dito, okay, na nakadugtong din sa ating device na without me pressing the red button, okay, maghahanap siya ng mga electrolytes or yung mga tinatawag na negative and positive electrolytes na nandito ngayon sa ating vitamin C. Hahanapin niya yan. Once na nahanap niya, okay, magkakandak siya ng energy. Tingnan natin kung iilaw ba at tutunog yung ating buzzer. So, ganito yan, ha? Okay? Ang gagawin natin, unahin natin kung eto, kung ano ang energy na pwede mong makuha sa tinatawag na acidic type of vitamin C. So, makikita natin, in fact, may konting orange. Medyo may konting ingay din yung buzzer. It start to build up yung ingay ng buzzer. Pero parang wala pa rin eh, di ba? Namumulala. Tingnan natin sa ating alkaline C. Huwag kayo magugulat. Okay. Ano naman itong nasa kabila? Ito, katawan din natin yan kapag hindi ka umiinom ng vitamin C. Tingnan natin kung may energy ka. Meron ba? Obviously, wala. So, ulitin natin. This is the acidic type. Tagal, no? Nagbi-build up pa muna. Okay? O, tingnan natin yung 24 alkaline C. Pag wala kang iniinom na vitamin C, wala ka rin energy. So, iba pa rin kung ang iinumin mo, syempre, 24 alkaline C. Bakit? Ang 24 alkaline C, pag kinumpare po natin ito sa ibang mga sodium ascorbate, okay? Yung ibang sodium ascorbate po, may nakasulat na no approved therapeutic claims or effect. Sa Tagalog, walang pagpapatunay na ito'y nakakapagpagaling. Now, ito po yung advantage ng ating sodium ascorbate na 24 alkaline C. Kasi po, kahit pagbalibalik na rin nyo po yung ating box, wala kang makikita na no approved therapeutic claims. Why? Because according po sa FDA, ang 24 alkaline C is with approved therapeutic effect na siya. Kasi pharma grade na po yung ating 24 alkaline C. Ang maganda niyan, ang 24 alkaline C po ay nag-iisang, okay, direct selling product na nasa super brands. Okay? Ang super brands po, pag po ang isang produkto ay meron tatak ng super brands, ibig sabihin, nire-recognize po yung produkto na yan sa 92 countries sa buong mundo. Ibig sabihin, di kalidad at merong quality na produkto. So, yung 24 alkaline C po natin ay nag-iisa, okay? Uulitin ko po, nag-iisang, okay, produkto, okay, na ang way of distribution ay direct selling na nasa super brand. So, again, that is an advantage for us, okay? At hindi lang yan, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Ito, light bulb. Siguro nakikita nyo, ano kayang gamit ng electric fan? So, ang gagawin natin, itong electric fan na to, okay, another energy tester, tingnan natin kung yan ay mapapaandar. So, isasaksa ko dito. So, pero, again, hindi yan iikot mag-isa. Bakit? Kailangan magdikit yung negative at positive. So, ilalagay natin ito sa number 3. Ayan, number 3 na. Okay, pipindutin ko to, walang magugulat. Ako lang. Okay. So, umikot siya. Hintayin natin siyang huminto kasi titingnan natin. This time, dinagdagan natin ng another appliance. Kakargahan natin. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa mga vitamins na to na pinakita natin sa inyo. Tingnan natin kung kayang supplyan. Anong vitamins ang kayang supplyan ng energy itong
electric fan, itong buzzer, itong light bulb. So let's start with the acidic type of vitamin C without mentioning the brand because it's still a good vitamin C. So if you notice, a while ago, nung dinrap natin, wala pang electric fan, kahit paano mapula. Okay, ngayon, may pula pa rin siya pero hirap na hirap. Humina lalo, humina yung buzzer, hindi siya umil, hindi siya umikot. Now, tingnan natin kapag nilagay ito sa... So, pwede kang pumalakpak kahit nanonood ka lang kasi yung mga tao dito, pag napapanood ito, pumapalakpak sila. So, tingnan natin kung pag dito sa hindi umiinom, okay, kung may mangyayari, definitely, lalo lang pahina ng pahina kasi wala naman siya iniinom, namatay pa. Okay, so ganun kasimple. Now, another question is, paano namin mapapatunayan kung talagang alkaline? Okay? Alkaline itong 24 alkaline C. Meron din tayong alkaline tester. Okay, meron tayong tinatawag na pH tester or pH balance. Ibig sabihin po ng pH balance is, ano po yan, pagsukat ng alkalinity at acidity ng isang bagay. So, gagamit tayo nito nga. pH tester na to, yung in a liquid form, kasi meron din itong papel, gagawin po natin is ipapatak natin yan. Pag acidic, ang kulay po niyan ay yellow. Kapag alkaline, the color is blue. So, papatakan natin, 1, 2, 3, 4, 5, pareho lang dito, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so tingnan natin. Obviously, hindi siya nag-change ng color. Tingnan naman natin yung ating alkaline. So, halata-halata naman na ito ay blue. Now, always remember this, when our body is acidic, we are much more prone to chronic diseases and cancer. Compare that when your body is alkaline, okay, you can stay away from chronic diseases and cancer. So, simple lang po, nag-iisa lang ang ating katawan, anong ibibigay natin? Yung maganda, pwede na, or yung pinakamaganda, dahil gusto nating protektahan ang ating sarili, ganun din, maprotektahan yung ating mga mahal sa buhay. So, kung sino man po ang nanonood ng video na to, all you need to do is just to contact the person kung sino po ang nagpasa sa iyo ng video na to. Maraming maraming salamat po. Let's stay healthy and be happy. God bless!